ang aking sugar level ay 234. Yan ang minsan sinasabi, huwag mag-hoard, huwag gayahin. Pero guys, kayo, Nespresso yung pinili nyo. Aking first official morning sa paggawa dito sa aking Nespresso. So here is my caramel macchiato. While drinking my coffee, medyo matagal na ako hindi nakapag-shoutout. So shoutout tayo. Pa-request, palagay ng total bill nyo or details ng mga resto where you eat. Hi Irish, magkano ang brace sa King's Dental? Thank you. Subscriber since 4K. Ngayon, road to 10K ka na. Idol, congrats po. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Irish and welcome to my channel. So if you're new here, hello, hello and welcome. Again, my name is Irish. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do not forget to hit the subscribe and the bell button beside it before leaving this page. Hi guys, so welcome back to another vlog. Today is April 10, 2021. It's a Saturday and time check. It's already 8:55 na umaga. I'm currently preparing breakfast kasi si Sachi papasok na. So pinipilit niya ako na mag-diet na. Actually, nagagalit na siya sa akin. Kasi yesterday, di ba, nandun kami sa kabilang bahay kay Lalen. Tapos, meron siyang glucometer. Ano kami ng sugar. Yung first take, ang aking sugar level ay 234. But that's after meals. Pero chinek namin ang average dapat pagkatas kumain or within 1 to 2 hours after kumain is 140. So ako yung top 1 dun sa amin. Si CC 180 plus. So medyo lahi din kasi talaga namin yung sa diabetes. Pero pasaway pa din. After sabi ko, nakamali yan, ulitin natin. Nung inulit, 240. O diba? Kumusta naman? Kaya sabi niya, diet na. At ang sugar, hindi magandang mataas. And magpe-prepare nga ako ng breakfast. Nagluluto lang ako ng egg. So, egg and banana. Tapos may bread na lang din ako. Yung breakfast namin ni Satch, egg naman. Tapos yung baon niya, corned beef, Fairfoods corned beef. Para hindi na siya bibili sa office. So ito ang baon ni Sachi, corned beef lang, tapos ginisa ko sa corned beef, tapos may egg. Yan. Ito na ang breakfast ko, so egg tapos sandwich lang, and then hot dog. Ayan si mother. Hello, hello. Ingay naman ang mga aso nyo. Ang ingay naman yung mga aso nyo. Ibig sabihin, kagigising nyo lang. Hi guys, it's already 12:30 and right now, habang nagluluto si CC ng lunch namin, yun si CC, inaayos ko lang tong lagayan namin ng mga chips or snacks, ganyan. Kasi parang feeling ko sobrang dami niya, tapos for sure madami dito expired na. Yan ang minsan sinasabi, huwag mag-hoard, huwag gayahin. Ayan yung mga nandito. Ito bago lang namin to, pistachios. Tapos, baka ilagay na lang namin siya sa mga container, sa mga jar. Parang ganyan. Ayan, dyan. And then, ito. Natandaan niya, meron akong vlog na eating greens only for a day. Expired na siya. Sorry naman. Ito, I don't think expired na to. So, go pa yan. Tsaka ito, mga gusto ko yan actually. Ayan. Tapos, ito guys. Alam niyo, ito talaga yung laging culprit sa aking ubo. Si Maltesers. Consistent yan, na pag kumain ako nito after a day, may ubo na ako. Mm-hmm.
Hi guys! Time check, it's already 2:15 ng hapon and lalabas kami ni Sisi. Pupunta kami sa Jebel Ali Plaza kasi a couple of days back, nag-poll ako sa Instagram. And if you haven't followed me yet, I'm at Me Myself Irish sa Instagram. So follow nyo ako doon. Lagi ako nagpo-post ng mga Instagram stories, ganyan. Anyways, ayun na, nag-poll ako between Dolce Gusto and Nespresso. So even before that poll, in my mind, ang gusto ko talaga, Dolce Gusto. Kasi gusto ko. At saka yung mga coffee na parang mabilis mo lang gagawin kasi pods lang and all. Yun naman yung thinking ko. Pero guys, kayo. Nespresso yung pinili nyo. And yung mga nag-select pa ng Nespresso, meron talaga silang mga follow-up reasons for it. Like, apart from dun answering sa question, may mga reply pa talaga sila. Madami sila. And appreciate ko yun kasi talagang gina-justify nila. Tinutulungan nila akong mag-decide na dapat Nespresso, ganyan. So, pupunta kami sa Ace kasi nakakita ko ng Nespresso machine doon. So, doon kami pupunta. Dito na kami sa Festival Plaza. So, diretso muna kami sa Ace Hardware. So, apparently, may mga coffee machines sa Ace Hardware dito. Kuha lang ako ng power cord. Ito yun. 4 meters. Ayan. Yung plotter niya. So, tapos meron siyang free. Ito free. Ay, ito kaya yung free. 24 lang po. Gusto mo kaya may hawakan dito? Yung price na doon. Ayan na. Nandito lang kami saglit sa Daiso, tapos bumili ako dito. Ayan. So, mas mahal yung pods. Nang konti lang naman sa Lulu, kaya nag-order ako online. Tapos, sabi namin ni Sisi, punta na lang kami ng Carrefour para doon na lang namin i-continue yung quick grocery namin. Andito na kami sa Carrefour. Wala pa? Ay, andito na kami sa Ibin Batuta. And napapansin namin ni Sisi, hindi na kasi kami sanay na lumalabas ng weekend. Usually, pag weekday, ganyan. And ang daming tao pag weekend. Dalawa lang, tatlo. Gusto ko to, yung gagataan, puso ng saging. Narunong daw si Sisi gumawa. Hi! Gusto kami mag-pick grocery. Then, pauwi na kami. Nag-aantay lang ng taxi. Rush hour. Parang mga ilang beses lang to yung nag-aantay kami ng taxi. Hindi nga taxi na kasi lumabas ng weekend. Hindi na kami lalabas ng weekend. Kaya hindi kami sanay na nag-aantay ng taxi. Kasi usually laging pila. Laging pila dito. Hi guys! Good morning! It's another day. And right now, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking first official morning sa paggawa dito sa aking espresso. Lagay lang tayo ng caramel drizzle. Wala kasi akong vanilla syrup eh. And then, ilagay lang natin siya. Lock. Tapos, short lang.
Ta-da! Ang bunti naman kape, no? Lagay lang natin. So, here is my caramel macchiato. Morning! Yay! Pero looks enticing na siya, diba? Tapos, guys, while drinking my coffee, medyo matagal na ako kanina kapag shoutout. So, shoutout tayo. And magbasa tayo ng mga comments ninyo. Sabi ni Rex Francisco, subscriber since 4K. Ngayon, road to 10K ka na. Idol, congrats po. Thank you, Rex. Correct. Road to 10,000 subscribers tayo, guys. Kaya sana mag-subscribe kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Sabi ni Marichelle Sorcado, hi ate, kahapon pa ako watch ng vlog nyo po. Dito lang din po ako sa Jumeirah Park. Hello, thank you for watching. Sabi ni Doodle Avi, you should try Daikin and JLT. They're best ramen in town. Thanks for the reco. Naririnig ko na talaga tong Daikin ramen. And soon, sana matry namin siya. And thank you for watching! Sabi ni Nail Renz Samonte, sorry Ate Irish, nag-skip ako ng ads mo today. Nabibitin kasi ako eh pag lumalabas yung ads. Pero syempre, may mga unskip pa din po na ads. As always, salamat. Love you, Samonte siblings. Thank you, Neri Lynn. Ang cute niyan. Lagi silang nagme-message. Thank you sa support. Ingat lagi. Sabi ni Maria Guevara, no skipping ads please. Waiting for your videos daily. Maraming salamat. Maraming salamat sa lagi mga nanonood, nag-aabang ng mga vlogs. And again, welcome sa mga bagong subscribers, lalo na nung after mapanood nila yung video ko nung nawalan ako ng work. Maraming salamat sa inyo and welcome again. Sabi ni Shakira Cruz, pa-request, palagay ng total bill nyo or details ng mga resto where you eat. It's informative in a way. Thank you, Shakira. And I think, nabasa ko na kasi itong comment mo. I'm trying to incorporate yon dun sa mga previous vlogs na na-edit ko na whenever I can and whenever I remember. Minsan sobrang detailed and pag nagmamadali akong mag-edit ng vlog para ma-upload ko siya, minsan hindi ko nagagawa. Pasensya na, pero I'll try. Maraming salamat sa suggestion. Sabi ni Shopaw, ang hina po ng sounds pag nasa car na po kayo. Yes, thank you. Napansin ko nga din yan pag nag-e-edit ako. So, lagi kong tiyatandaan pag nasa sasakyan, lalaksan yung boses. Kasi nga, medyo hindi ko alam kung bakit mahina siya pag nasa sasakyan kami. So, thank you for noticing and for letting me know. Sabi ni Kito Christine, hi Christine, lagi siyang nagko-comment. Bago matulog, nood muna ako ng new video mo para good vibes before bed rest. Maraming salamat! Thank you sa laging nanonood at nagko-comment. Magkaiba yun na may mga nanonood, tapos subscribers na, may mga nanonood, tapos parang in passing lang, at may mga nanonood, tapos nagko-comment and nagla-like pa sila. So sana yung huli kayo guys, yung magko-comment, tapos magla-like din. Para happy. Tapos sabi ni Geraldine Manuzon, hi Irish, magkano ang brace sa King's Dental? Thank you. Na-reply ko na din siya, pero i-share ko lang uli sa inyo. So yung sa King's Dental, it's not a sponsored or collaboration with King's Dental, pero I highly suggest them if you want to have your braces or kahit dental cleaning meron sila. Medyo mahirap lang yung pag-appointment sa kanila kasi lagi silang full schedule, pero yung initial payment is 300 as of today, as far as I know, and yung monthly or yung pagpapa-adjust every month is 150. And King's Dental is at Karama. Opposite siya ng Karama Market. Sabi ni Ja Villaruz, curious po sa house budgeting. Paano po yung pag-share nyo sa gasto sa bahay? Sana maisama sa video. Paano yung setup? Kanya-kanya po bang grocery at luto? I'll share this in a separate video. And thank you very much for the question. So magkakaroon tayo ng separate video about that. Sabi ni Maria Karen Guevara, happy for the new vlog. Para tanggal inip. Cooking vlog ka muna po. Andiyan naman si Sachi eh. Sana all my love life. Thank you, Karen. Thank you for watching. Sabi ni MJ Lemon, always loving your vlogs, Ate Irish, watching here in Barsha. Hello. Sabi ni Anne Marie Panganiban, always ako watch vlog mo, Miss Irish. Thank you, Anne Marie.
Sabi ni Mary Joy Edga, yes, may new upload na naman. Sana araw-araw na lang kita makita. Oh, thank you so much. Sabi ni Agnes Ortega, hi Agnes. Sarap magmarathon ng mga videos mo ate. Bumalik na kasi siya ng Pinas eh. Sabi ni MSJB, suggest kasi sa Borjoman kayo mag-park near Tim Hortons, exit free up to 2 hours instead sa mga zone A na 480 per hour. So binabanggit nila yung sa pagpapark dito sa Dubai kasi nga di ba bago lang kami mag-drive. So, or si Sachi pala. So parang pag nakakita kami ng parking, go na lang kami. So without realizing na parang ang per hour sa mga sabi niya ang zone A is for something kasi may VAT pa ba yon or something. Basta ganun. 4 plus siya per hour. So isipin mo kung kakain ka or magsistay ka sa isang place ng mga 2 hours to 3 hours at least, ang babayaran mo doon is 8-12 dirhams, diba? So medyo mabigat na din yon kasi magpe-petrol ka pa. So kaya ang sinasabi niya sa akin, every time, at hindi lang siya, may mga nag-comment pa about it. Every time na may pupuntahan daw kami, try mag-park sa nearby na mall. Tapos, if kaya, walk na lang daw sa pupuntahan. So, meron pang nag-suggest nun. Nakalimutan ko na lang, pero sa Instagram naman niya binanggit yun sa akin. And thank you for sharing your best practices, lalo na dyan sa mga pro na nagda-drive dito sa Dubai. Kasi nga, bago lang kami. So, thank you very much. I think isa sa mga sinishare ninyo or binabanggit ninyong puntahan namin is Khor Fakkan, yung cheese park sa Sharjah. Definitely isa yan sa mga gusto kong puntahan. But right now, siguro hindi muna kasi Sharjah na yun. And diba nga, nang hihiram lang naman kami ng sasakyan. Nakakahiya naman na dalhin na namin ng Sharjah yung sasakyan. And isa pa, sa Sharjah kasi, or sa Khor Fakkan papunta, madaming tunnel. Mahaba yung tunnel. And si Sach medyo meron siyang ano sa mga tunnel. Kaya, soon. Sana soon magawa pa rin namin yun. Sabi ni Tito Michael, hi Michael, nag-vlog din siya. And he is actually a nurse currently based sa Fujairah. So thank you very much for watching, Michael. So sabi niya, pag free na ako Miss Irish, bisita kayo dito sa Diba Al Fujairah para matour ko kayo dito. God bless and more vlogs na kami. Thank you, Michael. Meron pa kayo isang fina-follow na nag-vlog din, si Ems. Alam niyo na yun. Si Ems Delamide. Ayan, hi sis Ems. Or may mga times din na munti ka na kaming magkita niya ni Ems dito sa Dubai. Pero pag sabi niya, pag nagpunta nga din ako ng Fujairah, sabihan ko siya, basta wala daw siyang duty para makapag-coffee kami at makapagkita. So sana, ba diba, it's good na makakita ng like-minded people when it comes to vlogging. So maraming salamat sa inyo. Sabi ni Bingkay, ate, alam mo ba, una kitang nakita dyan sa Happy Lemon. Di ko pa alam na may channel ka, pero alam ko vlogger ka kasi may hawak kang cam. Pag uwi ko, search agad kita. Since then, subscriber na ako. Maraming salamat. I think yung last na punta ko ng Happy Lemon, mga more than 1 year ago. So, thank you for watching and being a subscriber for more than 1 year. Maraming salamat. I think, ayun na lang muna ang ating mga pa-shout out and pa-mention ng mga comments. Hi! So, dumating na yung na-order ko kahapon na additional coffee pots. Tapos, sabi din ni sis Joy Marie, lagi ko siyang nakakausap sa Instagram about Nespresso. Hi, sis! Shinare niya sa akin kung saan pwedeng umili ng Nespresso pods direct kasi mas masarap daw yun kasi sa Starbucks. Ito yung binili ko. Isa daw to, sabi ni ate sa Carrefour, in house blend lungo ba? Lungo? Ng Starbucks, isa daw, ito daw yung best seller nila. And then, I also ordered for yung Barista Creation ng Nespresso. This is yung vanilla eclair. So, yan. Ilalagay natin siya dun sa ating container. Ito. Lagay natin siya. Tapos, each sleeves contain 10. I think yan na yung last na mga Nespresso capsules or pods na nabili ko. Sorry, naglalaba ko. But dito ko naman na-end yung vlog. Sana na-enjoy niyo yung simple sharing ko for you today. Again, if you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. Also, you can follow me on my social media accounts at me, myself, Irish for Instagram and also Facebook. So, I'll see you guys on my next video. God bless and may the fabulous with you all. Bye! Cheers.